Kaunting kalaman sa kasulatan. Sino-sino po ba ang hindi mangagmamana ng kaharian ni Yahweh? Ito po ay nakalagay sa 1 Korinto 6:8 patuloy. Sabi ni Pablo, ngunit kayo rin ang mga nagsisigawa ng kalikuan at nangagdaraya at ito'y sa mga kapatid ninyo. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ni Yahweh? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiatid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiatid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi mangagmamana ng kaharian ni Yahweh. So, dito pa lamang makikita na po natin yung mga fornicators, idolaters, adulterers, homosexuals, sodomites. Ano ba yung sodomites? Yung sodomites po ay sodomy or buggery is a generally anal or oral sex between people or sexual activity between a person and non-human or animal. Ano yung anal? Yung sa likod. Ano? Sodomites po yan. Tapos yung thieves o mga magnanakaw. Sino ko ba yung mga magnanakaw? Yung kinukuha, yung pag-aari ng kanyang kapwa. Hindi man pwersahan, pero kinukuha yung pag-aari ng kanyang kapwa sa pamamagitan ng intimidation or pananakot. Covetousness. O pati ho yung manglalasing. Revilers. Ano yung ibig sabihin nun? Yung mapanlait. Mapanlait ka sa iyong kapwa. Hindi ka rin magmamana ng kaharian ni Yahweh. Sino po? O yung mga mahihiyain, yung mga duwag, o 21:8 ng Revelation yan. Sa mga hindi mananampalataya, Revelation 21:8. Sa mga mamamatay tao, Revelation 21:8. Sexually immoral, Revelation 21:8. O druggies, o yung mahilig po doon sa gamot, o yung mga sinungaling, Revelation 21:8. Lustful, ano ibig sabihin nun ito? Yung nakalagay sa Mateo 5:28 ng Mateo, dato po sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalan niya sa kanyang puso. Lustful. Ano po? Idagdag na po natin. Porn watchers. Mahilig ka bang manood ng mga porn? Yung XXX. Ulitin ko yung 28. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala ng pangangalon niya sa kanyang puso. Pag napanood mo doon sa YouTube, anong tawag ko doon? Porn watchers ka noon. Ano po ba ibig sabihin ng salitang immodest women? Ang nakalagay po sa 1 Timoteo 2:9, gayon din naman ang babae ay magsigayak ng mainhing damit na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Binigyan ito ng konklusyon ng isang mangaral hinggil doon sa kinakailangan ang babae mahaba ang damit, kinakailangan mahaba ang buhok. Pwede ka namang magdamit ng may kahinhinan nang hindi yan mahaba, hindi ho ba? So depende doon sa sinasabi na kasulatan. Sabi nga, ano bang haba at anong ikli? Sa buhok, ganun din. Ano bang haba at anong ikli? Alin ba ang mas mahalaga?
yung gist dapat binigyan ng pansin dyan, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Hindi yung panlabas, kasi yung panlabas ang ginagawa ng iba eh. O yung pagpapakabanal, doon dapat inilagay sa unang Timoteo 2:10. Pero kung ikaw bilang babae ka, siyempre alam mo may espiritu ka na ni Yahweh. Alam mo na kung paano kang magdamit. Oh, hindi yung masyadong, kasi maraming mga kababae na ang damit napaka mamahal. Sa isang tindig lang, baka umabot ng 10,000, 15,000, marami kang paggagamitan yan. So hindi ganyan yung mga tinatawag nating mga messianist. Mga hypocrites, hindi rin magmamana ho yan ng kaharian ni Yahweh. At yun hong selfies na nakalagay naman doon sa Galacia 20. Puno ho doon sa 19. At hayag ang mga gawa ng lamansa, makatwede ang mga ito, pahigapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugo, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakabahabagi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanagilian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito tungkol sa mga bagay nito, aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawa ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng kaharian ni Yahweh. Sa madalit sabi ho, itong ating mga nabanggit na ito, yan, nakasulat ho yan. Oh, pati ho yung tinatawag na effeminate. Ano yung effeminate? Yun hong para ho bang siyang kilos babae. Pero lalaki siya. Pero siya ay kilos babae. Yun ho yung effeminate na tinatawag. So, konting kaalaman mula sa kasulatan. Maraming pong salamat sa inyong lahat.